Tech. Welcome ulit sa aking channel. Ako'y may ginagawa dito na 32 inches na LED TV. Ang tatak niya ay Nova. Yung bigat, may tampered na sa namin. Siya, Nova ang tatap. Problema niya ay walang power. Na-check ko na yung board nito. So, ang problema nito ay module na. Mahirap na siyang gawin kasi medyo mabigat na yung problema. Medyo mabigat na yung problema ng kanyang module. Sa system na ang sira. Wala naman tayong pamalit ng ganong pyesa. Wala tayong gamit para tanggalin yun. So, sinuggest ko na lang sa may-ari na magpalit board na lang kami. Binigyan ko siya ng option. Pag-order kami ng universal board sa Lazada o Shopee ay umaabot ng 2,000 plus ang presyo ng board na pwede ipalit sa kanya. Yung isang option ko naman sa kanya ay sabi ko mas bababa na lang doon sa orderin natin kasi doon wala pang labor yun, 2 plus na eh, diba? Meron 2-1, 2-2, 2-3 hanggang sa 2-5. Ang sabi ko, meron akong TV na umaandar. Ang tatak niya ay Hisense. 32 inches din. So, sabi ko sa kanya, para makatibig tayo, yun na lang ikakabit ko na board. Parehas na parehas naman sila ng itsura ng board. Sabi ko sa kanya, kung magkakasundo tayo sa presyo, kung mag-go tayo, sige, kakabit natin. Ngayon, sabi niya, sige, kung saan makakamura, gawin mo na. Bahala ka na dyan. Sabi ko sa kanya, sige boss, kakabit ko na lang yung board na galing sa Hisense. At yun naman ay bago pa. Kumbaga sana, nabasag lang yung panel. Siguro, magmamatch sila, pero hindi natin alam kung magiging okay yung picture niya kung may kapitan natin. Pero bagong lahat, subukan muna natin testingin yung Hisense kung talagang umaandar siya. So guys, ito yung Nova. Wala talaga siyang power. Sasaksa ko siyan. So hindi na siguro kasi talagang wala namang power. Mabigat na yung problema ng module niya. Ito na lang ang sense, papakita ko sa inyo. Yung kakabit natin, yung ipapalit natin. So guys, ito yung Makotek. Ito yung kanyang na ikakabit natin, yung module. Yun yung ililipat natin sa Nova. So, tatry ko siya sa kasal, ano? Tignan natin. Ito po'y basag ang panel. Tignan natin. Ayan. So, ayan, may standby siya. Papower ko siya. Ayan, nagpower siya. Basag talaga siya. Bali, yan Hisense na yan. Ayan, yung Hisense. Yung board niya na ipapalit natin sa ginagawa nating Nova na 32 rin. Pareha silang 32. Kaya basag siya. Parang bago pa yan, mga katik. Nabato lang ng bata.
kaya nabasag. Makinis na makinis na yung board nun. Wala pang agiw. Talagang makintab na makintab pa. Kasi bago pa nga lang siya. Kaya yan ay ipapalit natin na module sa loba yan yung ISS. So mga kapit, para hindi tayo pahirapan ng uso, buta talagang mahirap naman gawin na to. Unang-una kasi talagang mabigat ang problema niya. Yung board niya ay ayan, talaga ayan yung board niya. Sira na yung kanyang ano, system. Kaya mahirap nang gawin. Wala tayong pamalik nito. Kung meron man, wala rin tayong gamit. Sira yung heater ko eh. Kaya sinadjust ko na lang sa mayari na magpalit board na lang kami. At nagkasundo naman kami sa presyo. Kaya tara, umpisa natin. Baklasin natin itong Nova. Tanggalin natin yung board at pati yung Hisense. Ayan. Bali, lilipat natin kung magmamatch yung kanya. Magbabalik ako. Babaklasin ko pong Hisense ako para kunin yung board. Babalik ako. 2 hours later. Okay mga katig, ito na yung board ng Hisense. Nakuha na natin doon sa ang kaha. Ngayon, ito yung ipapalit natin na board dito sa Nova. Ngayon, tatanggalin ko itong board ng Nova. Papalit natin ito. Itong galing sa Hisense. Maklasin natin itong itong Nova. Sila. Alam pinagkaib ba? I-test nila. So, saktong-sakto siya. Ano eh? Wala ka nang babaguhin. Kakabit mo na lang.
ibang bansa. Ayan po, start. Kasi minsan doon sila nagkakataloy sa LBDS. Nalaman natin kung solarize o hindi. Babaguhin sa kanyang service mode. Kung meron man, papasukin natin yung service mode niya. Para iayos natin yung kanyang picture kung solarize ang dati niya pagka naigabit na natin. Backlight, so okay naman, wala namang pinagkaiba. Medyo maliit lang yung suksoka na so doon tayo nagkaroon ng problema konti. Medyo malaki itong ano, bawasan natin. Gusto mo para lang pumasok. Dito. Positive. So, ayan, pumasok na siya. Iwisan na lang. Medyo nalangari. Kailangan natin na tanggalin ko muna dito. Ngayon tayo nagkaroon ng problema sa backlight sa susukaray ko. Shit, nahiwa pa ako. Talas. Nahiwa ako ng cutter ko na. Uy, nahiwa. Hindi na iwa ako ng cutter kaya wait lang ha. Meanwhile, so mga katek, medyo na iwa tayo kaya nilagyan muna natin ng tape para hindi manindugo ang tuloy. So tatanggalin ko na to kasi tatlo yung pin, dalawa lang to, bali hindi natin gagamitin to. Direkta muna natin pansamantala para umilaw lang siya. So ayan mga katek, nakabit ko na. Detesting ngayon natin to. Itong pinulit natin na board na Hisense kung magmamatch yung kanyang LBDS sa Tikon sa kanyang panel, ano? Ayan siya mga katek. Ayan. So testingin natin siya. Isasaksak ko siya. Ito yung plug niya. So ayan, nag-standby siya. Pa-power natin, no?
Napawin natin siya. Ayun, nag-blow. Ayun, hindi ko pala. Ayun, mandar. Yun lang, medyo solarize. Hindi nag-match. Solarize siya, no? Tingnan natin. Solarize nga. Bigyan natin ng picture. So ayan mga katek, solarize talaga siya, no? Ayan, kitang-kita nyo, solarize. Hindi nag-match yung LVDS sa kanyang panel, sa T-con at panel. So, ngayon papasukin natin yung service mode nito. Kung maayos natin sa pamamagitan ng service mode sa factory mode niya. Pasukin natin yung service mode niya, no? Menu, ayan, tapos 1 1 4 7, ayan, lumabas na yung kanyang factory mode. Ayan mga katek, ayan, papasukin natin yung LVDS nya, lalagyan natin sa LVDS. Ayan. Ayan, 2, mapapasin nyo yan, 2, 3, ayun, okay na siya mga katek, hindi na siya solarize, nakuha natin sa service mode, hindi na tayo pinahirapan. Okay mga katek, sa pamamagitan ng factory mode, service mode, nakuha natin yung LVDS at naipasok natin yung kanyang picture. So okay na yung kanyang mga picture. At so wala siyang sounds kasi hindi nakakabit yung speaker niya. Okay mga katek, okay na yung kanyang, okay na yung ating kumbaga sa ano, kinonvert natin sa same model ng motherboard, same board, pero magkaiba sila ng logo. Sa logo lang naman nagkaiba. At saka dun sa LVDS, medyo ano tayo ng factory mode. Nag-service mode tayo. So, mga katek, ayan, okay na yung ating ginawang MOBA 32 inches at palit board tayo. At okay naman, nagkasundo naman kami ng customer na nag-go naman siya. Swak na swak yung ating motherboard ng ISMS. Muli, maraming salamat sa inyo. Sa inyong pag-subaybay sa aking channel. Huwag niyong kalimutan like, share, and subscribe my channel at pakihit na rin yung bell para lagi kayong naka-update sa aking mga upload. Muli, sa ngalan ng ating Panginoon Diyos, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Bye-bye! Yeah.
We'll be right back.